So ayun mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa Diyos dahil nagkaroon muna tayo ng pagkakataon para makagawa ng mga basic na mga tutorial lang naman patungkol sa ating mga motor. Subali mga bro, meron tayo ditong gagawin na Mayo Sol I 125. Magkakabit tayo mga bro ng Mach horn, bali dual horn siya kasi hindi ko tatanggalin yung stock na horn. So maglalagay lang tayo ng hollow switch or switch, kahit anong switch pwede naman mga bro. So maglalagay tayo ng switch para mag-trigger or para maglipat-lipat yung stock na busina at yung loud horn na busina. Tapos mga bro, kakabit din tayo ng parang eyeline dito. Yung nauuso na ilaw-ilaw dito sa mukha, ano? Tapos busina, tapos babaguhin natin yung ilaw nito mga bro. Kasi ang nangyayari dito sa motor na ito, pagkainon nyo yung motor, umiilaw na agad yung kanyang park light. Yan, umiilaw nyo yung kanyang park light. Tapos pagka pinandar mo naman, umiilaw naman yung headlight niya. No, umiilaw yung headlight niya. So, ang switch niya doon sa dulo ay hindi nagagamit. Kaya babaguhin natin. Okay? So para may kilang tayo, umpisa na tayo. Siyempre, bago natin umpisahan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na mga i-upload natin. So, bali mga bro, bago natin umpisa, ipapakita ko sa inyo yung ano. Pero hindi ko nagagawa ng tutorial mga bro, yung babaguhin natin. So, pagkainon natin yung motor mga bro. So, pagkainon ko yan, hindi kita eh. Wait. Ayan. So, ayan ah. So, pagkainon natin, ayan, kita nyo. So, umiilaw na agad yung kanyang park light. Ngayon, yung headlight niya, wala. Ayan oh. Ito kasi mga bro, yung switch niya oh. You know. So, kahit i-park light mo, headlight wala. Park light, headlight wala. Ngayon, pagka pinandar natin yung motor, umiilaw na din yung headlight. Yan yung babaguhin natin. Tapos, ito yung mga gagamitin natin mga bro. Sira yung tripod natin. Sira. Nasira na mga bro. Pagpasinsyahan nyo na. Matatagalan nyo tayo dito eh. So, ito yung ikakabit natin mga bro. Mach horn. Yan. 280. Bili ko 280. Tapos, syempre, kailangan natin ng mga wires. Syempre, kailangan, ito yung lalagay natin na eyeline, mga bro. Dito natin yan. Ay, boy pala. Yan, dito. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo siguro ng mga bro. Ang ituturo ko lang sa inyo is kung paano magkabit ng loud horn. Ngayon, mga bro, kailangan natin ng relay. Yan, bakit dalawa, mga bro? Kasi, ang gusto ng may-ari, so, ano, will ko ano sila man sa ano, so, switch, baga sa switch. Switch. Ang gusto ng may-ari mga bro, pagka pinindot mo yung hollow switch, iilaw siya, no? Kaya kailangan natin ng dalawang relay para malagyan ko ng relay yung stock na busina. So ito yung gagamitin natin mga bro na hollow switch. Yan. Ito kasi, ay siya nga pala, wala pa akong tutorial kung paano magkabit nito. Ano? Pero gagawa na lang ako ng mas maliw ng tutorial kung paano magkabit ng hollow switch. So meron ditong common, positive, negative, normally close at saka normally open. Parang ganito lang, relay lang din naman mga bro. Yan, kaso ito may pindutan, yung relay natin wala, nagti-trigger lang siya. So ang relay na kailangan natin mga bro ay dalawa, isang 5-pin relay. Ayan, 5-pin relay yan o. Sa 2, 3, 4, 5. Normally close at saka normally open, tapos isang 4-pin. No, 4-pin, bali dalawa. Diba? So, ang 5-pin, ang purpose para mag-trigger yung busina natin dahil sa switch. Tapos, ayun na nga, hollow switch, relay, wire, at Mach horn. Ito kasi mga bro, hollow switch, napakadaming wiring na pwedeng gawin. Pwedeng wala na tayong relay, Mach horn na lang, ay switch na lang, wala lang relay, pwede naman yun. Kaso baka may stress, baka masira agad to, kasi malakas to mga bro. Malakas yung ating Mach horn. Ilang ano ba siya? 20 watts. So malakas din. Ngayon, pwede naman isang relay. Ang mangyayari dito, pagka pinindot mo, iilaw lang siya kapag nagbubusina ka. Kaso ayaw nung may-ari. Nakatipindi kasi yung mga bro kung anong gusto na may-ari. Ano? Ang gusto niya, kapag naka-off, tutunog yung stock na busina. Pagka naka-on, iilaw naman ito. Iilaw siya, hindi siya sasabay dun sa Mach horn. So basta, tuwing pinipin nyo, dapat iilaw na siya. Tapos loud horn naman yung tutunog. So, ang dami nating pasakali. So, umpisa na natin mga bro. Kailangan natin tanggalin muna to.
So ang gagawin lang natin mga bro, ano? Ang gagawin lang natin mga bro, ano? So tatanggalin nyo to. Ayan, alin, tapos yung mga bolt. So basta lahat ng bolt na nakapaligid yan, tatanggalin natin. Para malaman natin kung saan tayo pwede magkabit ng Machorn na dalawa. Kasi medyo malaki yun mga bro. Ihanap natin ang pwedeng pagpwestuhan o yung mounting ng busina natin na dapat hindi siya tumatama or sumasayad. Wala siyang tinatama na kahit anong bagay dito sa loob. Okay, so tatanggalin natin itong alin. So balikan ko yung mga bro pag natanggal na natin yan. So napakadali lang naman ito. Shoutout kay pare, may bago tayong assistant to. Ayan mga bro, kung nakikita nyo, bali natanggal na natin yung fairings, no? Pati ito, tatanggalin din natin to. Ayan. Tapos, hahanapan natin ng mounting or kung saan natin pwedeng ikabit yung Machorn. Tapos, yung Machorn natin mga bro, pag binili nyo, mayroong kasamang bracket yan, ano? Tapos, ang kagandahan dito sa Mio Soul, ang isa sa pinakamaganda dito mga bro sa Soul ay, is yung kanyang battery ay nandito mismo siya sa unahan. So, hindi natin kailangan magpagapang ng wire doon. Hindi kailangan natin magbakas ng fairings para lang makabitan ng 30 dito. Okay? So, ito maganda dito mga bro. Kaso basag-basag na yung kanyang flashy relay. Tapos nag-aasin-asin. Yan, so lilinisan natin yan mga bro. Tapos, ayun na nga. Kakabit muna natin yung ano, yung busina mga bro. Mamaya ako na ituturo sa inyo yung connection kung paano yung gagawin natin. Paano yung gagawin natin. Okay, so ikabit muna natin yung busina. Ayan mga bro, bali dito natin nilalagay yung isang Machorn. Tapos yung isa naman, dito na lang natin nilalagay ito. Ito, dito na lang natin siya. Itatali natin yan. Dito mga bro. Mamaya makita nyo. Ayan, dito na lang yan mga bro. Dito. So itatali natin yan dyan, ano. Iwasan nyo na lang mga bro, may tamaan siya. Pero dito mo kasi, pag nililiko mo yan, wala na yan, oh. Hindi naman siya magagalaw. So dyan na natin siya ilalagay. Tapos, nagbutas na rin tayo dito mga bro ng, ayan, so binutasan natin to para dito natin ilagay yung hollow switch. So sa pagbubutas mga bro, kailangan kasi ano siya, ano, kailangan 0-0 yung tabas nyo, hindi pwedeng lumagpas. Okay lang yung maliit kasi madadagdagan nyo pa yan eh. Pero pag masyado nang malaki yung butas nyo, nahihirapan kayong ibalik sa dati yan kasi fairing siya eh. So asa na yung ano. So ngayon, ganito mga bro. Ang connection niya, ito kasing hollow switch, mayroon siyang common. Ayan, ito yan. Mayroon siyang common. Tapos meron siyang positive, negative. Meron siyang normally closed at normally open. Kaso hindi nyo yata kita. Ayan, meron siya, di ba? Tapos yung relay, meron din siyang 30. Meron siyang 30, meron siyang 85. Ito makikita nyo naman yung numbering nyo. Ayan o. Diba, merong 85, may 86, 87A, 87, tsaka 30. So, 5 pin. So, normally closed, tsaka normally open din siya. So, napakarami ko na naman na video nito, mga bro. Ayan. So, dalawang relay ang gagamitin natin para mag-trigger yung, ano, para mag-trigger yung busina natin. Okay, so ngayon, ikakabit na natin to. Sundan nyo mga bro, ano, hindi na ako gagawa ng diagram, pero papaliwanag ko sa inyo lahat. Ito mga bro, yung positive tsaka negative, kapag sinuplayan natin yun, iilaw yung ating hollow switch. Ito mga bro, ayan o, iilaw yung ating hollow switch, yung positive tsaka negative. So wala siyang function. Yung common tsaka normally open, gagana naman itong switch kahit walang ilaw. Di ba? So ang purpose lang nun, positive negative, para umilaw yung ito, yung ating hollow switch. So ngayon, ikakabit muna natin. So ngayon mga bro, kakabit muna natin to. Basta, gagawa na lang ako mga bro ng hiwalay na video kung paano gumagana itong hollow switch, no? Yeah. Tanggalin ko lang muna ito mga bro, ano? Para, ito yung lakas eh. Yan. Tapos yung o-ring. Yan, pwede na natin ikabit. Yan, pasok na pasok mo yun dito mga bro. 0-0, yan o. Na? Ganun lang, kadali. Tapos, ilalak natin to. Yan. Pasok mo nun eh. Yan. Good. Pasok na siya. Tapos ito, ikakabit naman natin to.
Iya no. Ya. Okay. So kung nakita niyo mga bro, nakikabit na natin siya. So tandaan niyo mga bro, ganito ano. Yung dilaw, yan yung ating common. Tapos, yung puti, yan yung ating normally close. Yan. Tapos, yung green, tsaka yung kulay blue, ito yung ating positive negative. Okay lang naman ito magkabaliktad mga bro, iilaw yan eh. So, para mapatunayan ko sa inyo, patayin ang wire. Patunayan ko sa inyo na mga bro, na kahit magkabaliktad dyan, iilaw pa rin. Basic na basic lang ito mga bro. Patayin iilaw ah. Ito. Temporal lang naman eh. Ano yun? Blue, pula, tsaka blue. Yan. So, unahin natin ito mga bro. Yung blue, ikabit natin sa positive or negative. Tingnan mo nga yung ano kung ilaw. Yun. Hindi, ito. Yun, tingnan mo nga yung halo switch. May ilaw. Ayun, ano kulay? Blue. Uy, sakto! Di ko alam yan. Oh, kulay blue. O, balik tara natin mga bro. Balik tarin ko lang kalagayan natin. So, kanina, positive to, gawin natin itong negative. Wala kasi polarity yung ilaw niyan mga bro eh. Parang signal light. So, kahit magkabaliktad kayo, negative, positive, gagana siya. Okay, so ibalik tayo natin. Ito yung negative. Ito yung positive. Ano? Umilaw. O, di ba? So, ibig sabihin mga bro, yung positive, negative para sa ilaw, wala siyang polarity. Okay? Ayun mga bro, ulitin ko lang ano. Yung dilaw, ikakabit natin yan sa accessory wire. Yung green, wala na yan. Natapon na natin yan. Yung puti, ikakabit natin dito sa kulay red. Okay? Ito yung normally open. Tapos ito yung positive ng ilaw. Tapos yung blue, yung negative. Okay? So, yan ang wiring natin dyan. Tapos, dito tayo sa relay mga bro. Dito tayo sa relay. Yung relay mga bro, siguro dito tayo maglalagay ng isang relay para dito sa busina natin. Yan. Ay, nabunot. Ay, nabunot. Yeah. Nabunot siya o wala talaga? Dito tayo maglalagay mga bro ng relay. Yan. Dito na lang. Tatali na lang natin dito. Tapos, ang gagamitin natin dito mga bro ay yung 4 pin. Yung 4 pin. Kasi yung 5 pin dito natin nilalagay sa taas. Yung 4 pin dito natin nilalagay. Yan. Ito, yung 86 tsaka yung 85 kasi merong number rin yan. Yung 86 tsaka 85, ito yung dalawang dilaw. So, ikakamit natin ito mga bro sa stock na busina. Ito yan. Ito yung stock na busina. Kita nyo ba? So, dito natin ilalagay yung 85 tsaka 86. Tapos, yung 30, ayan. Yung 30, itong kulay pula, makakasagamal ito eh. Yan. Itong pula, ilalagay natin ito sa papunta ng battery. Okay? Papunta ito ng battery. Positive ng battery. Yung 87, ito, ilalagay natin sa 30 ng isang relay. Okay, so ikabit muna natin. 2 hours later. Okay mga bro, so kung nakita nyo, bali na ikabit na natin. At pagpasensya nyo na kung hindi tayo nakagawa ng step by step mga bro. Nagmamadali na kasi ng may-ari, pinapatapos na eh. Pero sasabihin ko pa rin sa inyo yung mga pinagagawa natin dito. So yung McHorn ay dito natin nilagay yung isa, tapos yung isa ay nandito sa taas. Doon sa kabila, pwede rin naman kaso kailangan nyo lang talian. Ano? Ngayon mga bro, yung McHorn ay mayroon dalawang terminal, tapos yung stock na busina ay ayun, ayun sa ilalim. Wait, lagyan natin ng flash para makita nyo. Ayun, ayan o. Yan, diba? So nandun sa ilalim yung stock na busina. Ngayon, yung stock na busina mayroon dalawang terminal. Yung isang terminal, pinagsama ko dito sa isang terminal na McHorn. Tumaas siya, pumunta siya sa negative. Ito na yan, yung negative ng battery. Yung negative naman nito mga bro, ng halo switch, kasi merong negative yan, yung kulay blue. Yung negative niya na kulay blue, magkakasama yan. Yung negative nito, yung isang pa terminal, yung terminal ng i-line, kasi nagamit tayo ng i-line, so mamaya papakita ko sa inyo. Terminal ng negative ng relay, which is yung 85. Ayan, meron kasing 85 yan mga bro, may number yan. Yung 85, magkakasama lahat yan, negative nito, negative ng i-line, negative ng halo switch, negative ng dalawang busina, magkakasama sila. Okay, tapos yung isa, ayan, na kulay blue, yung return, nakakabit yan dito sa 5 pin na relay, yung 87. 87, nakakabit dito.
kasama nito. Yung isang terminal nito mga bro, tsaka yung terminal nito ng Machorn, dalawa magkasama yan. Hindi nyo lang makikita kasi naayos na natin yung wiring. Ayan o. Ulitin ko, yung isang terminal nito at yung ito magkasama. Diba, dalawa yan. Yung isa naman magkasama din pero nakakabit sa negative. Kasama rin yung stock. Okay, maliwanag tayo dyan. Ngayon, yung isang terminal no na stock, kasi yung isa nakakabit sa negative, yung positive, tumaas siya mga bro, pumunta naman siya dito. Ayan, pumunta siya dito sa 87A kasi meron yung 87, meron kasi ito mga bro normally close. Ano? Bale, ang naka-normally close is yung stock. Ayan, tapos yung naka-normally open ay yung Machorn. Ayan, okay? Tapos, yung 86 dito mga bro, yung 86, nakakabit siya dito. Ayan, sa normally close naman ng hollow switch, kasama yung ilaw. Ayan yung pula mga bro, yan naman yung pagka pinipindot mo, iilaw na siya. Ayan, maliwanag tayo dyan mga bro, ano? Tapos itong kulay green, yung normally close, ay hindi na natin gagamitin to. Okay, so tatago lang natin yan. Tapos yung kulay dilaw na yan, yan yung common, yan yung nakakabit sa accessory wire. Yung accessory wire nito ng Yamaha mga bro is yung light brown, no? Yun yung nagkakaroon ng supply kapag sinususian nyo yung motor. Doon nakakabit yung kulay dilaw. Tapos, yung negative, ayan, yung kulay blue. Tapos yung normally open, yung puti, tsaka yung kulay pula nakakabit dito sa 86. Tapos yung 30 nito mga bro, yung 30 ay nakakabit dito sa, ayan, may sapa tayo really dito mga bro. Kaso naka-fix na. Ito 4 pins, ito 5 pin. Ulit, ito 4 pin, ito 5 pin. Sa taas. Ito yung 85 tsaka yung 86, dito nakatap yung stock na wire ng busina. Ito yan, dalawa na yan, nakakita nyo. Yung stock na wire ng busina. Kasi dalawa ang terminal ng busina, dalawa rin yung wire. Yung stock na wire niya, ikakabit nyo dito sa 85 tsaka yung 86. Ngayon, yung 30 nito ay nakatap dito sa battery. Ayan, mga bro. Mas maigi kung lalagyan mo simple ng fuse mga 15. So, babalikan natin ito mga bro motor kasi wala tayong fuse. So, lalagyan natin ng fuse yan. Para safe. For safety kasi yung fuse mga bro. In case na magkaroon ng trouble dito sa wiring natin, hindi madadamage yung battery or mga wiring, ang bibigay is yung fuse. Kaya, napakahalaga ng fuse. Ngayon, yung 87 naman nito mga bro ay nakatap dito sa 30. Yan. Subali ang output nito ay papunta dito sa 87. Ang trabaho nito, itong relay, ang trabaho is para paglipat-lipatin yung busina. Ngayon, ang trabaho ng relay na ito is para kumuha ng main supply dito sa positive ng battery. Medyo magulo eh. Dapat sana may diagram do. Maganda sana may diagram mga bro. Pero gagawa na lang tayo. So ngayon, ayusin na lang natin 'to mga bro. Ayusin natin 'yan, lagyan natin ng tape. Tipi na pare. Tipi na. Yan, tipan mo lang ha. Lagyan natin ng tape 'yan. Tapos okay na 'yan, mga bro. Nagkalat na. 'Di ba mga bro, ganun lang, napakadali lang. Tapos, 'di ba, pinakita ko sa inyo na wala siyang park light. May park light pero walang patayan, may headlight walang patayan. Ngayon binuhay na natin 'yan, mga bro. So binuhay na natin 'to. Kasi kanina walang function 'yan. Pagka sinusian nyo, iilaw na yung park light niya. Tapos pagka umandar, iilaw na yung headlight niya. Ngayon binuhay na natin 'yan, meron ng park light, meron ng headlight. So mamaya makita niyo 'yan, mga bro. So tatakpan muna natin 'to. So itatry natin 'to, pero tatakpan na muna natin. Ayan, kung nakita nyo mga bro, bali na ibalik na natin, oh. Yeah, poging-pogi, violet. Diba? So, ito nga. Ito nga mag-operate ng ating operator. So, pag ino natin mga bro yung susian, kung ignition, so wala na siyang park light ngayon. Kanina, meron siyang park light na kulay dilaw dito. Diba? So, park light, pag pinark light natin, yun! Alam, yun yung kinabit natin mga bro. Yan, oh.
So i-line, ganda pala ito. Kaso ang problema nito mga bro, sobrang liit ng wire. Pangit yung wire, maganda yung kulay sana oh. Dito sa gilid natin nalagay. Tapos ito blue pa rin. Ito sira. Dapat pala bibili ka na eh. Ano yung bibiling ko yung socket? Hindi ito, ilaw lang naman 'to eh. Oh, sige. Spark light, sayang. Madali, sabay, madali lang naman kabitan. Yan mga bro. 'Di ba? Tapos bandarin mo amin. Yan, so pag pinandar natin, wala na rin siyang headlight mga bro. Hindi na sumasabay yung headlight niya. Kanina, tuwing papandarin mo, iilaw na din siya, wala na siyang patayan. Ngayon, nilagyan natin ng patayan yan. Ilawin mo amin. Yan o, yan yung low. Diba? At yung high. Yan. So ito yan mga bro. Kanina kasi walang function ito. Yan. Okay na yan, ngayon. Rewiring na, rewiring lang natin o. Pugi-pugi pala yung ano, yung... Okay, makakasilaw. Tapos yung stock na busina, yan talaga yung kinabit natin. Yan yung stock na busina mga bro. Tapos, meron siyang loud horn. Kitang-kita yung Macron eh. Ah, yan yun mga bro. Tapos naglagay tayo ng switch dito. Ayan o. Hazard. Ay, hindi hazard. Halos switch mga bro. Ayan. So pag nakapatay, ang tutunog is yung stock. Tapos pag nakabuhay, yung halo, ang tutunog is yung Macron. So ganun lang mga bro. At pasensya nyo na talaga, hindi detalyado eh. Okay, so hanggang dito lang yung video natin. Shoutout sa ating mga manalupit na mga kaibigan dito. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe, chupapi!